Hello mga kabladawan, dito ako ngayon sa Umok dito sa Barangay Palugsi, Bawang La Union, kung saan syempre sisilipin ko po yung mga art gallery po ng iba't ibang mga magagaling na artist dito sa probinsya ng La Union. Tara, silipin po natin ang Umok. Ayan na nga mga kabladaw at sa aking mga subscribers sa aking Doc Timeless Yari na YouTube channel. Andito ako sa main part or main entrance kung saan dito po yung ating pinaka-reception. Dito po ini-expect lahat ng mga bisita po dito ang health protocol. So you still need to sign the health declaration. Tapos kailangan mo pa rin mag-mask, ganyan. And then kailangan mo pa rin mag-disinfect. May mga alcohols po dito. And then upon entering, dito mo na rin makikita yung mga iba't ibang nakalagay din dito na mga nag-gallery, mga art. Yan, nakalagay po dito, L-U. Tama ba ako? Yes. Ang ganda po ng pagkagawa. Grabe. Pang worldwide po yung galing ng mga ginawa po dito ng mga artist. And then, even na love to have this sa kanilang area. Yung mga rare na pong nakikita sa kagubatan. And of course, nandito po yung basket. Alam naman po natin, ang pagkakalam po din dito sa isa alat. And they also preserve some bottles. And then yung una po, sinuuna po mga gamit natin din na mga lampara o kaya ilawan paggabi. Dahil wala pa pong ilaw noon o kuryente. And our star, of course. And you can see po yung kanilang mga menu, makan ang maidasal. Makan ay may dasal, ibig sabihin yung pagkain ay nailalapag sa mesa na pinagsasaluhan. That's the meaning of makan ay may dasal. And they have this menu, we have pancit umok, pizza Ilocano, suman, turon, Shanghai, itkiwar, linibikan. Oh, I love that. Fried chicken, bicho-bicho, adobo, dinakdakan, igado, chicken curry, sarsyado, chicken barbecue, grat, longganisa, fried chicken, bucket, halo-halo. Kape ay ayo, ag kape ka, ag tsaa ka, iced tea, litro, cold in can, pineapple juice, and bottled water. I love this kape ay ayo. Ay ayo, oo, yeah. And then they also have pastas here. Pasta Ilocano, we have pasta negro, pasta capo, spaghetti bolognese, spaghetti carbonara, spaghetti puttanesca, penne arab. Biata and Riel Salsesha. Wow, ang sasyala. Later on, I'll be asking the owner kung bakit ganyan ang mga pangalan ng kanilang makan ang maidasar. And I'd also like to ask yung area kung paano siya na-build o sino nag-inspire sa kanya o kung bakit nga ba sa dami-dami ng klase ng negosyo, bakit itong ganito na dinadayo ng mga tao ang kanyang naisip. Well, anyway, syempre, ngayon, panahon ng pandemya, madami talagang naiisip ang mga tao. But technically, talaga, itong ginawa po niyang negosyo o kaya parang pinupunta ng tao ngayon ay something na very relaxing, soothing. Ayan, relaxing, soothing. Even the background music. As you can see po yung mga gamit nito, mga kapis-kapis, ito na po yung mga very rare na po nang nakikita sa mga iba't ibang lugar. They also have this faucet. We have this before sa bahay. And then the alsong, I guess. The alsong. We don't have the along. And this is the karamba. Karamba. Aside from the karamba, katabi ng karamba, I think yung iba mga puti, yun yung maliit na burnay. And dito din po sa lugar na ito, makikita nyo po, ito yung mga wild ferns. Ito yung mga ginagamit sa mga flower arrangement. And you can see, even they even have this one, na matagal ng panahon siguro ito na naputol, as nakita nyo naman, but still, it's now part ng kanilang what you call this one, landscape. Ayan. And they also have this native guava. Ngayon ko lang ulit ito nakita.
At mamaya iikot po tayo sa loob ng lugar na ito kung saan makikita po natin yung mga ganda, yung mga in-exhibit po nila. Pero this time, ayan, kasama po natin... Sir, dito kayo, sir. Kasama po natin ang may-ari ng lugar na ito. Sir, pakilala po tayo. Ako naman ako. Huwag ka mabigla, sir. Hindi ako sanay. Masanay ka na, sir. Ako si Shano. Sir Shano, ano pong complete name ni Sir Shano? Real name ko, Cesar Dumo. Ayun. Cesar Dumo. Sir, bakit Umo ang pangalan ng inyong lugar na kung saan may mga ganitong art gallery na display? Yung Shano, nickname yan ng tatay ko nung buhay pa siya. So, maaga siyang namatay. So, pag nakikita ko ng mga kaibigan niya, kamag-anak, anak na ka ni Shano. Then yung umok naman, hindi ko yung apelyido. Nung bata kasi kami, syempre, nasa bundok yung bahay namin. So, playground namin sa Kakahuyan. So, palagi akong kumukuha ng umok. O yung kaya, bird's nest. Yes. So, nung marunong na akong mag-paint, yun yung palagi kong pinipaint. Kaya, yung mga ibang co-artist ko, tawag sa akin, umok. Kaya nung... nag-isip ako ng pangalan ng art gallery. Pinag-combine ko lang siya. So, Shano Umok. Wow, Shano Umok. Grabe, ang ganda. And, sir, itong property na to, na-acquire through, paano nyo po na-acquire itong property na to na napakaluwag? Blessed ako kasi yung mga nag-alaga sa akin na mag-asawang matanda, binigay sa akin yung and then naisip nyo na lang po na dito nyo i-materialize yung gustuhan nyo na magkaroon ng yung i-pursue kung ano man po yung dream nyo na magkaroon ng art gallery or area kung saan pwedeng i-display nyo yung mga nagawa nyo ng mga opera. Kasi nung bata pa ako, dream ko talaga pumunta sa mga art gallery kaya sa museum. Sa Manila lang. Natatagpan yung mga yun. Siyempre, wala kang kakayahan para pumunta ron. So sabi ko, walang araw magtatayo ako ng sarili kong art gallery. So yun nga, since pinumana sa akin yung old house ng lolo ko, ng grandparents, sabi niya, kabilin-bilinan niya, huwag ko daw gigibahin. So, anong gagawin ko sa kanya? So since marami akong mga stock ng mga painting na even before hanggang ngayon. Yun, unti-unti ko na lang inayos, ni-repair, then yun na, ginawa ko siyang parang old house na art gallery. Exactly, very soothing and relaxing and nakakapag-unwind ka sa lugar po. Paano niyo po na-concepto o na-conceptualize yung ganito na klase ng paglalagyan? Kasi pansin ko mamaya po iikot po tayo sasamahan po tayo ni Sir Shano na yan may mga kapis pa, may mga talagang antique o matagal na mga gamit. Paano niyo po na-restore yan at paano po na-acquire? Ewan ko, basta ever since kasi mahilig ako sa mga old na mga gamit, mga driftwood, mga ganun, mga lumang kahoy. Basta noon pa man, namumulot na ako eh. Pag may nakita ako sa tabi na medyo lumang kahoy o kaya ano, gamit. Like yung mga, yung mga karamba na yan. Pinulot ko lang yan sa mga ilikod bahay ng kapitbahay ko eh. Oo, so, ito na rin yung pinaka-old na rin na also. Oo, kaya sabi dati ng lolo ko, parang hindi niya ako maintindihan ba't ako nag-iipon ng ganyan. Sabi niya sa akin, may term sa Ilocano eh. Ginginamol. Oh, ginginamol is something like parang agimat. So, dati kasi dinidisplay ko yan, mga sabi niya sa akin, ayan na naman, nilabas na naman niya yung mga ginginamol. Oo, mabaling na ibagada nga pagumukan, dagiti karkararuwa ko nada. Pero hindi yun ha. Wala akong bad sa anumang bad. Masama ganun. Yung itsura niyang ganito, parang minintain ko lang yung barrio na typical barrio. Kasi ang gusto ko talaga, yung mga pupunta dito,
gusto kong ma-feel nila na pagpumunta sila dito, mararamdaman talaga nila na nasa barrio sila, sa probinsya. Buti naman po hindi ito nirerentahan for free, no? Actually, Ben, marami nang nag-photoshoot dito sa prenuptial. Ayun, pero hindi kami nagpapabayad. Ang pagkakalam ko po yung isang wedding ko po na ginanap sa Vista La Vita, dito po yata sila nag-prenup. Ganun? Oo, under Ayat Production. Kasi nakita ko yung sa hagdan at saka ito. Tapos, ang nasa utak ko noon, hindi siya ganitong na area na pasyalan. Akala ko talagang bahay na nirentahan. Nung nakita ko kanina, sabi ko, dito nga, kasi nakita ko yung campus dyan, tsaka yun yung hindi ko noon mabasa masyado yung umok. Yun hindi pala. Ka na nagpaparent? It's a, oo. Well, that's one thing that we need to consider po, no? Although this is a kind of business, but then yung may-ari po, si Sir Shano, ay hindi rin po niya pinapabayad yung mga ganyan na prenup. And then, ayun nga, sabi nga nila, it's a blessing, so you have to return it as a blessing to others. Uh-huh. Sir, pwede mo pa kami ipasyal sa loob. Oh, sige, tara. Para, sa art gallery. Sa art gallery, ni Sir Shano. Why Shano po? Ayun nga. Yun nga, nickname niya ng tatay ko. And then eventually, ito po ay... Itong bahay na to, sa grandparents ko din, sa kabila. Nung papalitan nila yung bahay, sabi ko, bilhin mo na lang. Sabi ko. So, binili ko siya ng murang halaga. Then, transfer ko lahat yung mga materials, even yung foundation niya. Correct. So, pinahugot ko yan, then, kinayunan ulit. Halata po talaga yung foundation. Ito po yung talaga matibay na matibay, na pinagtibay na po ng panahon at ilang, And then, grabe! Pati ito, halata, na talagang yan yung mga original na mga poste niya talaga. Grabe po, ang mahal. Ayan. Saan po dito yung pinaka-paborito niyo pumili ko niyo? Hindi, itong pa naman, naka-display ngayon, art exhibit ng mga local artist ng lang yun. So, sabi mo kung pagmamayari niyo? So, hindi sa akin to. Kay Rodel Rodriera. Wangkod Ugay. Si Rodel Rodriera, 3-time national winner yan. Grabe o si Wangkod, di ba? Ang galing. Ang galing ng kanyang mga, ang kanyang likha. Tapos kita naman po, yun ay parang napapalusan. Kay Jerome yan. Kay Jerome, Borbatibio. Ay, kay Jerome! Si Jerome ay layout artist namin sa Luisian Torch. Yeah. So, yeah. Hi Jerome, if you're watching, nakita ko na ang gawa mo. Bakit si, meron pa akong layout artist noon na batch ko eh, si Flores. Sino? Si Randy? Randy! Siya ang layout artist namin kasama, kasi sila Jerome, ninyo, kasama ko yan sa yun for Christ dan din. Ayan, pala kay Jerome Barbadillo, grabe mo. So, iba't ibang artist, anong laon yun? Grabe sir, talagang ito ay makapatinding balahibo kasi nagawa niyo po ilagay sa isang lugar ang mga gawa ng mga magagaling na artist ng ng La Union. Kay Christian Rivera, and sounds familiar. Si Sir Christian Rivera naman, board member natin. Sabi ko nga ba eh. Kaya pang-familiar, sabi ko yung name. And then, we have Rafael. Yeah, Luisian yung batang yan. Engineering department naman. Engineering department, ayan. Blow up. Kasama namin po ni Sir Shano na Luisian. Grabe ang gagaling nila. And then, we still have Rodel Rivera. Imagine. How will I imagine this? This is a face. Portrait ni John Lennon. Ni John Lennon. Mayroon siyang reading glass armor. Grabe nang galing. And then, this is from Rico. Rico Halaman. Grabe. Ang galing. And then, Rosario Artist Christine. Gold. Ang babae siya. And this, binibenta siya for 6,000. Grabe, ang ganda. And then, John Parmisano Sunset at Acapulco. Watercolor din. Grabe itong ganito ginawa, no? Parang ang hirap po. Abstract series. Sir, ano to? Kamuha dito. Kasi hindi ako masyado sa abstract. Ano po ang meron dyan? Actually, wala din akong idea. So, yung artist talaga ang may
Pero mga kabladab ha, pasyalan nyo pang lugar na to. Makikita nyo po yung napaka, ma-amaze po kayo eh, sa mga gawa po ng mga ating local artists. Ayan, ito, nakikita ko, this is our typical o local na sasakyan. Frontliner. And then, from Edith de la Cruz, ayan, Hope, Pag-asa, Light. Yes, mga Lumisian nyo mo yan. Oo, mga Lumisian ata lahat ito, magaling naman nila. Geraldine Ortega, Flowers at Bloom. Are you referring to the better half of our former governor? Mother ni Sir Ma'am Geraldine, oh, katropaan, nakita ko lang gawaan. Si mama mo, ayan, kay Governor Pakoy, at saka of course kay Vice Mayor Manny. So, andito ako, nakita ko yung gawa ng ating ABC President sa Liga ng mga Barangay sa siyudad ng San Fernando. Ayan, ang ganda. And then, ayun po, grabe. Fighting career sa Beyond the Call of Duty. So Beyond the Call of Duty, ito yung expected na, this is 2020, galing. 2020, Joanne Cariasa Gakay, nagsusumamo. Yung film kasi ng exhibit about sa frontliner. So may mga painting talaga na may mga nakamask. Oh, kaya nga po eh. Tunggal naman sa halaman para di ba? Dahil sa pandemic, medyo na natun yung attention natin sa mga halaman. Teresita Basco, Red Rose. Grabe, Mang Teresita, ha? Laki. Ang gandang ilagay yan sa balkonahe. Kasi parang buhay na buhay. Just, alam niyo po dito sa lugar ni Sir Shano, makikita niyo po yung mga, eto po mga kahoy na to, pinaglumaan na po ng panahon. Matibay po ito. Ito po ang ginamit po dito, hindi po chinsong. Napapansin niyo po, ito yung parang ginihilang-hilang ganyan na lagari. Tapos ginaganyan lang, pinipitik yan ng parang talib na may parang uging para mamarkahan. Oo, naalala ko yun, ganun yung lolo po. Oo, tapos itong haligi po talaga ang nakaka-catch ng attention ko. Kasi po, totoo, pag ganito po yung haligi ng bahay nung unang panahon, ito po ay bahay ng mga mayayaman. Totoo po yan. And then, dito rin po tayo. Sculpture. Kanino pong gawa ito? Si Ralph Tumol from Luna. Ah, okay. Ito ang mukha ng pandemya. Grabe. And then the other one is? Charles? Chumanyu. Suliap sa Bagong Pag-asa. Charles Chumanyu. From San Juan naman yan. From San Juan. Grabe. Ang gagaling na. Para silang ang tawag dito parang ang tawag ng mga ganun sa pag may mga gumawa. Nakikita ko kasi sa SM may mga ganyan-ganyan na bakal-bakal na mga galing. Sa pagkakaalam ko ay mahal ko itong table na ito. Hindi naman po. Pagkakaalam ko, pagkakaalam na lang po niya, mahal. Pagkakaalam ng message. So yeah, kay Sir Gander Christian Rivera. Kay Christian Rivera, grabe. Talagang tama, source of courage. Your source of courage, of course, is to help through, of course, with the assistance, divine assistance of God to people. Ayan, grabe. It is well represented and well explained sa kanyang heart. And then, Balan Valero. Si Valer! Hi, Valer! Ang kapatid ko ni JC at ni Jamie Valero. Ang alam po na aming butihing vice mayor ng siyudad ng San Fernando po na si Sir Nardi Valero. Ayan. Si Valen is a fine arts graduate. Yeah, I think it's from FEU. Ayan, si Valen. Valen, ha? Nakita ko yung gawa mo. Actually, yung mga gawa po na iba ni Valen dati na-exhibit sa SM. Ayan. And now, Midnight Love naman ngayon ang tema ni Valen dito. Grabe. And then the rest po, ayan. Pakapiyawan po natin. Andun po sa taas. Made by Rafael Claude Clemente Sent. Sabi niya. Ay, ang ganda! Ang ganda, kahit yan lang yung nasa altar ng bahay namin, okay na ako niyan. Because it says there that God is love and love is God. Because of God's love, we are being created in this world, para ganun. And we are always guided and bonded by the love of God. And we also have a renew matangkay, winning breed. Mahilig sa manok. Mahilig sa manok. And then dito naman kay Christine Gobang. Boundless. Yes. Tama nga naman. Boundless talaga. And then, this is like, may pagka-technical. Grabe yung galing. From
Teris. Teris Mananghaya. Mananghaya. From Baknotan. From Baknotan lang yun. And then My Hero by Janaria Sanchez. Janaria Sanchez, My Hero. I think it's Dr. Jose Rizal. It's Dr. Jose Rizal. Paano niyo po, Sir Shano, nakilala itong mga artist na to? Member ako ng Aglaon, Artist Guild of Laon. Mm-hmm. So, yun. Every year or twice a year, meron kaming group exhibit. So, isa ito. It coincide with the National Art Month. So, every February kasi may National Art Month. So, ito yung parang exhibit din namin. Since nataon nga na pandemic, parang exhibit for us ito. So part of the sales, just in case, mapupunta sa beneficiaries, which is yung mga frontliners. Pero ang pagkakaalam ko, sir, no, kung ganitong klase ng negosyo, you are helping the people, especially the youth, the young ones, na ma-inspire sila, ma-motivate sila, that at the end of the day, it is not really the money that counts. It's actually the experiences. Ang binabayaran din, ang hindi mabayaran sa pagpunta namin dito are the experiences na makita ang gawa at likha ng mga ating local artists. True, sa inyo po, you are the instrument kung bakit nagkaroon po ng ganitong lugar kung saan dito namin makikita itong mga kakaibang gawa o likha ng ating mga magagaling na local artists. So, kayo po ay pinagpala ng Diyos. Dahil binigyan niyo po kayo ng ganito na nakarunungan, kaisipan para po gumawa ng ganitong klase ng lugar na kailanman ay hindi namin makakalimutan kasi yung mga ganito iba sa tama na exhibit lang sa mga malls o yung iba na itatago lang sa kanilang bahay, hindi na exposed. And now you're giving us for free na makita yung mga likha ng ating mga kababayan. Kaya naman po talagang pinagpapala po kayo na sabi nyo nga na lang po kanina pag kahit na print-off dito o may mga shoot dito hindi nyo po pinababayaran. That is something that we look forward na sana maano ng ibang tao na at the end of the day, when you die, it is all about the inspiration and the motivation. It's about yung good things na nagawa mo sa tao. It's not actually about the money that you've got sa mundo na ito nung nabubuhay ito. What is the most essential aspect po na lagi nyo iniisip nung nagawa nyo na po ito, nung nungipatan nyo na po, ano po ang naglalaro sa isipan nyo? Is it a self-fulfillment already na meron na po kayong ganito? Or ano pa po yung nilulook forward nyo po sa sarili nyo? Kasi isa po ito sa mga ambition nyo po, pangarap nyo po na magkaroon ng ganito. Ma-develop yung arts ako sa probinsya natin. Kasi yun. Actually, isa yun sa mga advocacy ko din na parang mas ma-appreciate tsaka mas may access yung mga tao sa arts. Kasi para sa akin na isang society na hindi maunlad yung tungkol sa arts. Parang ano eh. Basta, hindi mas maganda na pag ma-unlad yung arts and culture natin, I think mas may maganda tayong pangunawa sa mga nangyayari. Tama. Kaya nga dapat, di ba? Dati kasi, nung bata pa tayo, Ministry of Education, Culture and Sports, tapos napalitan, Department of Education, Culture and Sports. Tapos pinalitan na lang ng Department of Education, nawala yung culture and sports. Kaya yung mga bata, hindi nila na-appreciate ang kultura natin, ang arts natin, ang sining, dahil nawala yung na parte ng kanilang asignatura o subjects na dapat ngayon ibalik. Kasi dito nakikita yung nalilinang yung galing ng mga bata at dito na rin namumutawi sa kanilang isipan yung mga kung anong meron tayo, yung yaman ng ating inang bayan. Tsaka kasi para sa akin yung arts is a form of communication din. Correct. Nung kung ano nararamdaman mo, kung anong napi-perceive mo sa environment mo,
pinaparating mo sa mga tao, sa community through yung arts. Kasi arts, it is a universal language yun. Correct. So kahit anong bansa ka or anong lahi mo, naiintindihan mo. Meron tayong yun yung arts na madaling maintindihan. So yun nga, sa amin, yun nga, dapat may parating mo sa tao, kung ano yung nararamdaman mo, anong naobserbahan mo. Baka yun yung one eh, kumbaga mag-open sa kanilang pangunawa o kaya sa kaisipan na dapat, gawin pala natin ito para makabubuti sa kalikasan o kaya sa komunidad, mga ganon. So, yun, isa yun sa, kumbaga, isang objective din ng isang artist. Hindi lang yung gumagawa siya ng magandang painting, kundi nagbibigay siya naman ng information sa mga tao. Basta, nagiging positibo yung magiging resulta niya. Correct. Ayan. Ang dami-dami ko natutunan sa inyo, Sir Shano, no? Kung magaling lang talaga ako din mag-painting, talagang mas magiging dalubhasa ako maintindihan ang lahat ng sinasabi nyo. Pero tama po kayo. Kung kami nga, we're into writing. Yeah, artist ka din eh. Ibang-ibang wala lang, ibang... Into writing naman, into speaking. Kayo naman talaga... Sa visual kami. Oo, sa visual talaga kayo. Ayan, ang gagaling. Mas pa nga kayo, critical kayo mag-isip yung pag sa writing. Pero ang galing po na lumabas kayo ng ganyang konsepto. Ayan, akyatin po natin, Sir Shano, yung pantaas dun sa palapag. Yung pangalawang palapag. Ayan. Diba? Hanta na lang yung mga. Grabe, Lahat ito kasi yung galing sa lumabang. Ito po yung mahal na mga kahoy po. Sa to po yan. Yung mahal na kahoy. Sige lang po. So, pati ito po, ito po yung mga luma na din. Yung sama-sama ko lang. Tignan niyo po nga, pati yung washer. Ay, ito na sa pagkakamig yung nilagay talaga sa siya. And this is coming from Ma'am Edith De La Cruz Lanterns. Diba? Nakikita talaga. Pati ang tabla, kadaanan talaga. Grabe. Cafe Ilocano. Okay, I think this is Tangadan Falls. Wow, Jaunario Sanchez, Tangadan Falls of San Gabriel. Sa taas po nito is part of Bagulin. And then, dahil ipagtatakwakan na natangtangadan di danon, this is already part of San Gabriel. Tapos nung pinag-aagusan na ng tubig, that is already Duplas of San Juan. Kaya minsan sinasabi po ng Bagulin sa kanila. Pero yung pinakamataas po dyan, may falls po ulit. Yun yata yung claim na po ng ating Bagulin na kanilang falls. Ayan. And then we also have here, Jan Parmisano, Respetti. Ano po ibig sabihin ng respect? Hindi ko yun alam. Ayan. Sir Jan, paki-explain mo later sa amin ano po ba ang Respetti. Pero ang ganda ng kanyang pagkagawa. 2020 lang po nilika, no? Pero ang na-amaze po talaga ako yung mga gamit niyo po na nandito nung na-restore. Ayan, mahal po talaga yan. And I think we also have another painting here. Kalye, Crisologo. Oo. Sa Vigan. Yan yung painting ni Ninyo. Ito yung painting ni Ninyo. Okay, Kapsat Ninyo Medina. I'm here, nakita ko. Diyos ko ninyo, talagang walang pinagbago ang inyong mga konsepto sa paggawa ng kung ano mang ganitong painting. Ayan, di ba? Ninyo ito ba ito? Nung long hair? Nung loose? Nakamerikala na ba ito? Galitas, may nagsiserve. Ayan. Pero pag i-explain mo ito kay Ninyo Medina, alam na alam niya yan. Surreal siya mag-isip. Surreal din. Naalala ko Ninyo Medina, ang tolo mo sa Luisian Torch ay Memories of the Immortal. Kaya kahit pati mga poem niya, grabe, ibang-iba niya igawin. That is why na-appreciate ko really Ninyo Medina ang iyong gawa. Grabe, kailan mo ako nagdalaw ng ganito. Ang laki, ang yaman. Pero ang yaman-yaman talaga ni Sir Shano yung gamit niya po. We also have Joanne Cariasso Gakayan, Today's Hero. Yeah, tama nga naman. It is well reflected po dito sa kanyang obra, yung Today's Hero. Ayan. And Rick Eco Orchid. Pag tinitignan nyo po, parang buhay na buhay po na orchid na parang itinapal lang po dyan.
And we also have here, Junjun Ye. I belong to LU. Taga saan po si Junjun? Sir Shado. From Naguilian. Ang galing! O, oh, diba? At parang pagtitignan mang simple pero napaka-relaxing talaga na tignan. Talaga kung pagtititigan mo maghapon nawawala yung problema mo. And if you feel like you're lost and you need the assistance and of God, I think Ninyo will really help you. Ayan. Ninyo, the Bells of Bantay. We've been here. We've been here before with Mark Lakbay. Nung naglakbay kami nila Mark, inakyat namin to, ang ganda nito. And to, kapag hindi mo pa napuntahan ito, overlooking yung kabuuan ng Ilocos Sur din doon. Sa bigan, nakikita mo na dito sa baba kasi adjusted lang siya ng Ninyo. And dito, kapag you feel like you're lost, you're in pain, you're in sorrow, you're sad, just look at the three bells. And it would just tell you that, hey, wake up, the bell is ringing, you need to worship God and submit everything to God so that everything will fall into the right place. And this is the perfect area here. So, Shana, halika rito, this is the perfect area here. Oo, ang ganda. Ang ganda naman. Diba? At meron pa siya. Actually po, dapat sana to, yung flooring niya, halos hanggang dyan. Since sa pinulang na sa materials, kasi deteriorating talaga yung ibang banya. So hanggang dito na lang. So naisip ko, gagawin ko na lang siya na ito nga, parang balaster niya. Pwedeng dumunga ako. Isa. Ngayon. So, naging okay naman. Diba? Ayan. Mark, si Mark Lakbay kasama po namin dito. Si Mark Lakbay ay pamangkin na ating buting counselor, si Dr. Jesse Miranda. Ayan. Na-meet mo naman na si Sir Shano, yung nagmamay-ari ng lugar na to. Anong masasabi mo sa lugar? Maganda. Na-appreciate ko. Kasi di ba ganito yung mga plans ko din dun sa isang location dun sa ano. Pero ibang hindi naman dito. Yung plano mo naman kasi ganito rin na area. Kasi ilalagay mo mga mga antique na mga sculptures, mga santo, mga ninyo. Iba't ibang klase ng ninyo. Yung gusto mo din. At pare-pareho din lang kayo ng gusto. Saan na din sa mga pinto art gallery. Maganda siya. Kung ganyan yung mga pinto. Pero pareho din kayo ng gusto ni Sir Shano ng may-ari ng Umok. Lalo pag yung busy-busy yung utak mo, tapos kailangan mong mag-unwind, punta ka lang sa ganitong lugar. Ayan, makakita ka ng kakaibang painting, art appreciation, mga ganyan. Pero one thing that you have in common with Sir Shano, na nagputak ng ganito for charitable institution at the end of the day. Oo, meron din siyang balak na yung mga maliligkom niya sa mga ganito ay mapupunta din sa mga tao na nangailangan, sa mga programa, proyekto, activities na naglalayong tulungan yung mga kababayan natin na ma-enhance din ang kanilang ganito galing sa pagpipinta at at the same time, oo, nakakatulong din sa mga tao kailangan tulungan talaga. Yun naman din kasi ang ano din natin, purpose natin din. Ang turning point natin pagdating ng araw. Because everything that we've got here, that we have here in this world will vanish. When you go up high in heaven, God will only ask you what are the good things you've done to your fellow. Alangan sabihin mo, ikaw pinakamayaman sa balat ng lupa. Dami akong painting. Oo. Ang pwede mo naman sabi, Lord God, I put up a business, like may art gallery ako. But in line to that, ay syempre napupunta po sa mga tao, ganyan. I'm giving it for free, na pinupuntahan, ganon. Kung may kinikita naman po ako, tama lang po for the maintenance, ganyan. But for the rest, ay napupunta rin lang naman po sa mga tao. And that's a thumb up from God talaga. Any last word po, Sir Shano, bago po tayo pumunta sa kainan at pahapyawan po kayo sa area ng kainan? Ano po masasabi niya sa mga nagbabalak din po na mga mga kabataan po na magkaroon po ng ganitong klase ng konsepto, lalo na po sa mga inclined din sa pagpipainting? Nakita ka mabalik may Ilocano? Yes, sir, mabalik may Ilocano. Nyati, may bagam ka di, sir, may babam. So, nakita ay pa, kakaruba ng barangay. Mm-hmm. Maray nakita ay kabang-ibang ili. Welcome kayo ako nga kumasyar dito yan. Ano mo nga lugar mi, siya ano mo mo, Gallery Cafe. Tapno, kay matangan nyo, nakita ay partwat, nakita ay artist nila yun. Kaya, awantibayad ako, basta ko lang siguro no may kayo gisuot kay di ko protective one mask pa tapno makaiwas na itin niya mga sakit at pandemya. So di lang ako
agyaman kami ti kapan ang bisita yung kada kami kata may isang sangin dati ng aldaw. Thank you, Mr. Shano. Gaming kat, the ticket is once in a lifetime experience. Very memorable on our part kasi ito yung kauna-unahan na art gallery na nadalo ko sa buong probinsya ng La Union. At talaga na-appreciate ko kasi karamihan sa mga ganyan din, lalo na po yung mga nandito po nagawa ay mga kakilala ko din lang naman. At nagpapasalamat po kami sa inyo, Sir Shano, kasi you became the perfect avenue or channel or medium para magkaroon ng ganitong klase ng lugar na pwedeng puntahan na naiiba at napapanahon ngayong panahon ng pandemya. And that is an eye-opening opener sa lahat din ng mga kabataan din na naglalayong i-pursue yung kanilang pangarap na makagawa ng isang painting na makabuluhan at nagsasalarawan o nananalamin sa buhay ng isang payak o typical na Pilipino at lalo na typical na Ilocano o Ilocana dito sa probinsya ng La Union. Agyaman kami po na i-just lang binakala kay aming Sir Shano. Sa inyo lahat mga kablada, again, feel free to visit Umok. Dito po yan sa Barangay Panugsi. Ayan, makikita nyo po tabi lang po ng Jehovah's Witnesses na simbahan po o kapilya. Makikita, tanaw na tanaw nyo po yung napakagandang ambience o lugar po ng Umok. At ayan, lagi nyo po makikita si Sir Shano at ang kanyang napakagandang lugar kung saan makikita lahat, matatanaw lahat ang mga nagagandahan at saka hindi mo maipaliwanag na klase ng mga obra ng ating mga local artists. Kaya naman, please come and visit the place and you can even taste yung mga food na kakaiba po ng mga pangalan na binanggat ko kanina. Mamaya titikman po namin yon na gawa po talaga nila, pinag-isipan talaga. Kaya sa inyong lahat, bye-bye and God bless everyone!